Yun. So, magandang araw sa inyo lahat and welcome sa channel natin. This is Axie Hunter and today, magkakaroon lang tayo ng update sa game server, no? So, kung mapapansin nyo, yung server natin ngayon is medyo naging stable for PC users. Ewan ko sa mga Android users, no? Pero if ever you're using a laptop or a PC pero nagkakaroon ka ng difficulties sa paglalaro ngayon, ang gagawin mo lang i-uninstall mo yung Mavis Hub and uninstall mo yung Axie Infinity, tapos reinstall mo. Ayun. Tapos pagbalik mo noon, smooth na yung server. So nakatapos ako ng daily quest ko kanina around 9 AM, so sobrang bilis lang. Ayan. So natapos natin yung quest natin ulit. And kahapon, yung quest natin, again, hindi pa rin tayo nakakamiss ng kahit isang araw. Although bumaba yung ano natin, no? Bumaba yung earnings natin kasi 2249, this is for 11 days. Pero may magre-regen pa ako ng energy hanggang mamaya. So I think meron pa akong 15 energy na magagamit for arena. So 204 ang average natin sa 11 days. Ayan. So mamaya yung 2249 na madadagdagan yan pag nanalo ako sa arena. So sana naman, no, sa 15 battles may maipanalo tayo kahit konti para tumaas yung SLP natin. Kasi medyo nag-suffer talaga yung daily average natin dahil nga sa lag. Pero yun nga, never pa tayo nakamiss ng kahit isang daily quest. Puro tulog yung na-miss natin, guys. Ayun, tiyagaan lang. Ayan. Anyway, ayan. So that's one good thing for the server, I guess. Kasi kahit pa paano, may mga nakakalaro na. Uy, grabe yun. Ano? Kulog. Di ko alam kung nakaka-capture yun, no? Pero ang lakas ng kulog. Ayan. So sana lahat kayo safe, guys. Medyo malakas ang ulan. Anyway, tuloy natin tong update natin. For the next update, okay, siyempre yung inaabangan nyo, SLP. Nasaan na ba tayo? Ayan, full screen lang natin. Ayan, so ito na, guys. Ito na yung nangyari. So wala akong update kahapon, sorry. Na-stress kasi ko kakapindot maghapon dun sa ano sa Axie. Tapos natapos nga pala ako, by the way, ng daily quest ko. Ginawa ko pala, natulog ako ng 10 PM tapos gumising ako ng 4 AM. So sakto naman, pagkagising ko ng 4 AM, naging okay na siya. Nakapaglaro na ako ng tuloy-tuloy. So ayan. Okay, ano nangyari? So sabi ko kasi, nung mga nakarang araw, dapat mag-hold itong 0.5 to point, tsaka 0.618 nung isang araw pala. Eh, nung time na yon, ito yon yung kandila na to. Ayan, ito yon yung puti na to. Zoom ko lang, ha. Ito yung kandila na tinitignan natin nung nagagawa ko ng analysis. Ayan. So, bumaba yan dito, below sa 0.5 level. So, akala ko, invalidated na yung cup and handle natin. And, ayan, only to find out na pagsapit ng alas 8, nagkaroon, or hindi ko alam anong exact time kung kailan nagkaroon ng recovery. Nagkaroon ng recovery, nagstay siya above 0.5. Then, kahapon nga, nung nagkaroon ng kalinawan yung server, nagtuloy-tuloy na siya magtumaas. Okay, so etong ang babantayan natin ngayon, etong candle na to na matatapos bukas ng 8 AM, mapoform to completely tomorrow ng 8 AM. So dapat magstay yan sa taas ng 0.618. Pwede niyang bisitahin ito, yung mismong 0.28, pero wag na wag siya dapat umilalim para magtuloy-tuloy na pataas. So if makikita tayo ng kandila dito na nandyan lang, kung ganyan lang, possible the next day mag-breakout na yan, ire-retest niya na yung 20 pesos area. Ayan, ito yung sinasabi natin na yung pagbaba ng SLP, guys, normal. Kumbaga, hindi siya out of ordinary na kailangan yung matakot, kailangan yung magbentahan. Ayan. So, sana, isa kayo sa mga nanonood sa akin lagi at nakikinig ng mga analysis ko para, and sana hindi kayo nadala ng emosyon nyo para magbenta agad ng SLP nyo sa mababang halaga. Yes, kasi ngayon, kita nyo naman, nag-recover as expected natin dahil, yun nga, nung unang araw pa lang, nung
Nung nandito pa lang tayo sa 10 pesos area, sinabi na natin na papasok na siya sa RSI 70, which is ito, yung nasa baba. Papasok na siya sa RSI 70, pwede niyang i-touch yung i-retest itong all-time high niya. Yan yung sinasabi natin nung unang araw na nag-analysis tayo. And ayan na nangyari, nagparabolic move nga. And sinabi ko noon na possible mag-retrace yan sa 0.618 pa nga yung sinabi ko. Kasi sabi ko, malakas kasi yung 0.618. So, hindi ko na-anticipate na sa 0.5 pala siya mag-re-retest. Which is okay lang. Kasi eventually, dapat talaga niya mag-retest na siya. Para naman makaalagwa yung presyo pataas. Ganun talaga guys, yung movement ng market. Okay, saan na ba ito papunta? So, sa cup and handle, ang mangyayari niyan, possible gawin niyan, is mag-breakout na tuluyan. Papunta sa all-time high. Pwede na itong mag-produce ng all-time high kung magtutuloy-tuloy yung pag-form niya ng cup and handle. So, ang cup and handle, imagine nyo lang, ito yung malaking tasa, tapos ito yung hawakan. Ayan, kung meron kayong ano, kung nagkakape kayo ngayon dahil malamig, ayan yun, parang tasa yung itsura. Ayan, cup and handle. Okay, so, ayun na yung projection natin. Magte-test siya sa all-time high. Hindi ko alam kung mabibreak niya yung all-time high. Pero, itetest niya yan, sigurado. Okay? Ayan. Unless, bumagsak to ulit ah. Unless, magkaroon ng sell down na mabreak down niya yung 0.618. Ayan. So, ibang usapan na naman yon. Ibang update na naman yung gagawin natin nun. Pero kung mag-i-stay siya above 0.618, expect nyo na itetest niya yung all-time high. Ayan, so maraming magiging masaya and sana maraming sumunod sa advice natin na kung gusto nyo pumasok sa Axie, pumasok na kayo. Yan yung sinabi natin few days ago kasi nga mababa na yung bintahan ng Axie. And ngayon nakikita ko yung price ng Axie ay nag-start na ulit tumaas. Ayan, nakakakita na ulit ako ng pagtaas ng presyo ng Axies. And bakit? Kasi ayan, nagkakaroon na ng magandang movement ulit yung AXS. Dito tayo sa AXS guys ha. Ayan, hindi ko alam kung may mga trader dyan sa inyo, pero may kung hindi at ngayon lang kayo natututo mag-trade, meron ako i-introduce sa inyo na isa pang indicator or isa pang guide. Okay, titingnan natin kung nandito ha. Hindi na to Fibonacci guys. Sorry, ayan. Teka lang, titignan natin kung meron siya. Kasi sa Investagrams, meron. Hindi ko lang alam dito sa Binance. Wait. Ayan. So, ang hinahanap ko ngayon na indicator is yung panggawa ng Elliott Wave. Ayan. So, mukhang wala. So, yun sana yung gusto kong ipakita sa inyo or ma-introduce sa inyo yung Elliott Wave. By the way, hindi ako ano ah. Ayan, ito. Hindi ako Elliottian, so may mga tao na nag-i-specialize sa paggamit nito. Parang ito ang gagawin lang natin is introduce ko lang sa inyo yung idea. Ayan, so hindi ako ano ha, pwede akong mali dito. Pero may mga certain rules ako na sasabihin. Kumbaga, certain things about Elliott Wave. Ayan, so kung gusto nyo matutunan to guys, yung mga magagaling na trader na kakilala ko gumagamit nito. So maraming ano, maraming strategy sa trading. Ayan, kung gusto niyo matuto mag-trade, merong mga technical analysis yung ginagamit na ang gamit lang is mga key levels katulad ng ginagawa natin, gumagamit ng Fibonacci. Ayan, meron ding gumagamit ng Ichimoku and Cloud. Ayan, kung nakikita niyo yung chart nila parang may ulap-ulap diyan na red tsaka green, ganun. Ichimoku and Cloud naman yon. Ito naman, meron namang Elliott Wave. So sabi, itong wave na to, pwede nating ituring na 0-1 and 1-2. Ayan. Okay, anong rule? Dapat yung itong 2-3, hindi na, kailangan i-break niya yung 1 and, yung, teka. Grabe, ayaw niya paawat. Okay, so iaano natin ah. Sabi dito sa Elliott Wave, kunyari ito na ang wave 1, wave 0 to 1 natin, ito yung 0 to 2. So ayan. Dapat ang pinakamahabang wave ay 2 to 3. Hindi siya dapat
mas maigsi pa sa ginawang wave ng 0 to 1. Dapat mas mahaba siya. So, 2 to 3. So, let's so ang ine-expect natin, ayan, sisipa ng mataas itong itong second leg na to. Ayan, pwedeng ganyan. Then, ang rule ng 3 to 4 na movement, hindi dapat siya pupunta below yung retracement niya, hindi dapat bababa sa ito, sa 1. Okay, yan, dito. So, ganyan lang dapat. Ayan, let's say ganyan. Ay, pucha. Ulit. Ayan. So, ito ano lang to ha. Ito yung concept lang ha. Hindi ito sakto na dun siya babagsak, di ba? Hindi naman tayo, ano, Nostradamus. So, ganyan. Ayan. So, ganyan ang 4 to 5, pwede siyang mas maigse sa 2 to 3. Okay? Ayan. So, ganyan ang concept ng Elliott wave. Ngayon, after ng wave 5, syempre, pababa naman. Ayan. Pwede na tayong magganto. Ganto naman ang movement. So, ayan. Dito na natin makikita yung formation ng head and shoulder pattern. Same din. So, mas mahaba rin yung wave BC kesa sa ibang wave. Ayan. So, pwedeng ganyan. Okay? Kung susundin natin yung Elliott wave theory. Pero, ayan. Ganyan yung magiging movement niya. Hindi natin alam, syempre, kung magiging ganyan, no? Pero, based sa Elliott wave, ganyan yung mangyayari. Ayan. Ayan. So, napaka-bullish ko sa... Pag sinabi kong bullish, mga... ano yun? Ibig sabihin nun, optimistic ako dun sa isang stock or isang... Ito, coin. Which is sa AXS. Bullish ako sa AXS. Then... Pero, yun nga eh. Gusto ko sana magkaroon sana ng onting sideways para hindi ganun kaano ka-parabolic yung movement. Ayan. Ayoko ng mga parabolic move kasi ang parabolic movement, ang kasunod niyan guys ay iyakan portion. Ayan. Yun ang laging kasunod niyan. So, sa lahat ng ano, ng gumagalaw ng parabolic, so bigyan natin ng example. Teka lang ah. Alright. Tignan natin kung pwede natin itong ibayin. Ito. Ito na lang. So, tignan natin yung Bitcoin na lang to USD. Ayan. So, ano ba yung mga parabolic move? Ayan. Ang parabolic move, ayan yung nakikita nyo na. Okay, nung una, 2018 muna. Ayan. Ayan. So, ito yung parabolic move na sinasabi. Ayan. Ayan yung kalahati ng parabola o pag ano, dinrowing nyo. Ano yung sumunod? Ayan, matinding bagsakan. Ayan, daig pa sila ano yan, sila Chito, tsaka si Glock. Ayan, ayan. So, marami din pinaiyak yan nung 2018 and I think, ayan na. Ayan, nagkaroon na ng head and shoulder pattern tapos yan, nag-start na bumagsak talaga. Ayan. So, yun ang ano, Ayaw natin magparabolic. Mas gusto pa natin yung steady. Hindi ko alam kung makapag-pull ako ng ano dito. Ng steady na chart. Teka lang. Mag-login lang tayo sa Investagrams. Papakita ko lang sa inyo yung kung ano yung chart na steady. Ayan. So, lagay natin ay paborito natin guys na chart. Yung movement guys ng Jollibee, ayan, ayan yung gusto ko ipakita sa inyo bago siya mag-asim sa Amerika. Ayan. Ayun ang aanin natin. So gusto natin yung movement ng Jollibee before. Kasi steady lang. Ayan. Ayan. So tingnan natin. Ayan. So, tingnan nyo guys. Ayan, oh. Hindi masyadong erratic yung movement, pero steady lang siyang pataas. Nagkanda leche-leche lang talaga siya, guys. Nung, eto na, nung pumasok na siya sa Amerika. Ayan. Ayan na yun. Diyan yung coffee bean and tea leaf yata na binili nila. Or ano ba yung kapihan na yun? Basta yun. Diyan na sila na, ano, nagkanda leche-leche. Pero, gusto natin yung ganito na mabagal na napaggalaw. Kumbaga creeper lang yung ano, yung galaw niya. Okay. So, and guys, I think marami na akong nabahagi sa inyo ngayon and mag-update tayo ulit siguro tomorrow na.
Ayan, maraming maraming salamat sa inyo sa pag-subscribe, pakikinig, panonood, or kung ano man. Ayan, kung ginagawa nyo man akong background noise habang nagtatrabaho, maraming maraming salamat sa inyo. So, dito natin tapusin tong video. Again, see you. See you on the next video natin. And kung di ka pa nakasubscribe, please mag-subscribe ka na. Ayan.